feel early burst, early game power spikes sa Echo Philippines as they go in for movement speed na pwedeng i-support si Carl TZ. Ang bilis talaga nito because yes, it's a passive din ng Veil. Yung passive talaga. And dinagdagan pa nila isang Phobius na pwede nilang gamitin ang demonic intuition na lahat ng dashes ng Bren Esports pwedeng makontrol and ma-slow. So this is a challenge or even a test kung paano sila magiging precise sa bawat skill nila. Napaka-interesting. Mabilis at damage ang gusto ng Echo. Meanwhile, you have crowd control and discipline. Ooh, for Bren. Interesting ang ating magiging laning matchup. Actually, we have Flap TZ against 3Mar. Yeah. So, kumbaga, ito yung mga type of heroes din na gamit nila for the Yuzhong and even the Esmeralda. Somehow tricky kasi pareha sila nagkakaroon ng sariling balik buhay, and at the same time, ang crucial doon is kung paano sila magkakat ng mini wave against each other. But right now, ang gusto ko makita din is parang kung kontrahin ni TZ yung payong ni Few. Depende. So si Few ang gagamit pa rin ng mage. Mm-hmm. Si Super Marco ang mag-gold lane in the top lane. Na na-mention sa akin ni Few na batak din daw maglaro talaga. Kaya naglagay na rin siya ng super sa pangalan niya up against the Phobius. But then again, going back, I like na na-mention mo to, Chantel. Magiging crucial itong face-off ng laning stage kasi mukhang may kruhan. Mm-hmm. Ang nangyayari, both sa lahat ng lanes dito sa laban natin. Mm-hmm. Kumbaga, yun yung binabanggit natin kanina, even on the keys to victory, yung mga laning. Kasi yung mga dito, laning, eh. Mga players dito for both of our teams, alam nila kung ano mga kailangan nilang gawin. Correct. And interesting for Joy Boy, usually mga ginagamit niya ng mga heroes is more on the single targeting, but this time this is an AOE, crowd control na type of hero. So, magkinagandahan lang dito for the side of Bren, kung mapansin nyo, si Saksa ay nandun siya sa mga jungle area. Yeah. Eko, so pinipigilan niya na agad na magkaroon ng pagdagdag in terms of the gold. Yeah, halos parehas yung movement ni Saksa. Ni Saksa at ni Carl TZ. Halos parehas lanes ang pinuntahan nila. Oh. Actually, Echo Philippines is actually aggressively moving to faster dito sa side ng Bren Esports. Alam nilang meron silang open window kung kailan mag-activate also ang power spikes ng Heroes of Bren Esports. Parang ganito. Ito na nga. Sabi mo lang, Windblade plus the combo na ginawa ng kala ko TZ Boys na ginawa ni Yawi, Bren TZ ni Carl to get the first blood. And another wind blade and wind blow na tatama as Team Echo will try to go for the turtle. Nandito si Flappy the Black Dragon. Flap, kamuntikan pang manak up. Pero syempre, sabi ng Bren, kunin na muna natin ang turtle. Nice box out for Flap. Sabi niya, Carl TZ, hindi mo pwedeng kunin yung turtle. Hindi mo na. Hinihintay nila munang magka-item si Carl TZ as he is the Lancelot. As an early game, si Sax ang may kakayahan dito. Pwede na makapag-burst gamit ng kanyang champ stance. Okay. But for now, merong pick-off atong pwede mangyari. Let's see. Dito natin nakikita on the last team fight yung continuous knock-up na sinasabi natin for the side of Bren. Even yung pagkuha nila on the turtle kanina, napakaganda ng zone from Flap on that dragon form, and at the same time, the follow-up from Saksa. So this time, for both of our teams, ang pinakaginagawa lang nila is to maximize the outer turret energy shield, and then the very crucial thing about that is ang nakukuha na nila ng lane or na ma-maximize na nila na lane is kung nasaan si Team RTZ. Yeah, it's more on the XP lane right now na kung saan naglalaro yung dalawang koponan. Tignan mo yung ginagawa ngayon ni Super Marco, pero masisipa siya, may combo nang gaganap na naman dito. Super Marco! Kamuntikang mamula, kamuntikang mawala. Pero going back to what I'm saying, ginagawa na ni Super Marco yung the classic Alice technique na kung saan aalis siya sa lane niya, pupunta siya sa mid, kukuha ng mas mabibilis na orbs. Yes, and one thing to activate is the blood ancestry nga ng isang Alice na pwede mo ma-secure from early game sa late game nyo. Ano na lang stocks na makukuha nyo? And speaking of, napakagandang point no, dahil since kinukuha niya nasa top lane at kinukuha niya sa lane ngayon, even on the middle lane, we call it the double laning dahil yung gold niya rin ay bibilis. Correct. Because of the magic shop as well. Yeah, so ibig sabihin gusto ng Bren na low-key, makikipaglaban tayo, pero low-key binibigay kay Super Marco lahat ng farm. Pinapaaga nila yung pagiging late game ng Alice ngayon. There you go. Even yung wagon sa mid lane. So, hinahayaan nila ang Echo. Sige, farm game pala gusto nyo.
punta tayo late game. Labanan natin ang Alice. Speaking of pinapaaga, habang hindi pa nabababa ang Outer Third Energy Shields, yung Golden ay nagbibigay 35%. Oh. At syempre, the priority, ang priority ngayon ng Bren Esports is always, and it's all about the farming na pwede ibigay sa side ng team members nila. Carl TZ, okay. With the turtle. Napakaganda for Bren on that one na nakakuha sila ng kill. Pero nga lang for Echo, the good thing is that nalaman nila na merong tao on the bottom lane for the side of Bren Esports as to why they took that turtle objective. So, may kita natin offer for both of our teams, ang pinaka-strategy nila is as long as possible, meron silang trade. May trade na ginawa Echo knowing na may possibility Blue on Saksa with the gang. Destroyed. Pero ang lumamang sa Bren dito is a tower na nakuha sa bottom lane. Tapos na yung laning stage natin, Chantel and OSX. Dito na tayo pupunta sa action ng laban. Yeah. Kanina pa actually naghahanap ang Echo na mga pwedeng ipitas. Yawi sa kanyang mga movements. Together with Kurt, yung combo nila, pagka nakap ni Yawi, tsaka lang mag-wind blow si Kurt. Kanina pa nila hinahanap to, pero wala silang makuha. Umiiwas ang Bren Esports. Alam ng Bren kung paano sila matitakedown sa ganun lang na paraan eh. Kasi there's a lot of CC, there's a lot of pickoffs. Kaso dito ang hinihintay nila, D1, sabi kanina, low-key for Super Marco and to add with Flap. Ang isang Cha-SS or Cha-Resist na pwedeng ma-activate kung magsama-sama man ang Echo sa isang clash, okay. Activated yung damage na dito. As to why for Bren din, kaya sila nagpo-focus sa may bottom lane dahil alam nila na hindi naiikutan. But speaking of... Oh, kakasabi lang natin na kanina pa inaanap yun ng Echo. Yawi and Kurt with the 1-2 punch combo habang nandito si Flap na magpa-flank. Tignan natin kung kaya nilang makakuha ngayon, pero may knock-up na double knock-up na gagawa ang Echo with the Windblade and Windblow habang... Oh. Masakit pa rin ang damage ni Saksa. Pumapumpig lang as Bren Esports. Kahit pa paano, may even up nila yung kuha ng mga kills. It was a nice timing para dito kay Saksa. Nakita niya na yung mga players ng Echo ay i-burn na yung mga skills nila against Bren Esports. Kaya pinasok sakit. Niya agad doon. Sakit! Sakit ni Saksa. Lumalaban talaga. Pero sabi ni Carl TZ, with a phantom execution! Oh! Uy! May kasunod! Hindi pwede si Carl TZ one-on-one sa apat niya talaga! Kakasabi lang kanina yung Strong Easy Victory at nangyari nga at walang naging follow-up. Pero nandito si Nabene Cutie, yawin na matalikod. But Saksa kayo po lado, sinapak ni Saksa. Meanwhile, nakapara kay Yawi as Joy Boy. Oh! Romy Recall sa harap ng Echo si Joy Boy. Binabalik kung may kota last season si Trimar TZ. Kami ngayon ang gagawa niyan sa inyo. That was a good trade talagang target ni Flap. Di pa rin tapos pala yung laban. Yawi ngayon ako na palalim. This time si Saksa. That is a shutdown kill na mapupunta ngayon kay Kurt. Meanwhile si Trimar TZ ay nandito sa patagilid. Activated na yun ang Super Blood. Oh! Mula kay Super Marco. As Super Marco mananak. Mawi-wind blade. Medyo masakit. Kumuguhit. Super Marco merong lifesteal. Spellbomb. Pero, yun na nga. Slam dunk na hinatid ni Benny Cutie. Hindi pa tumitigil ang aksyon. Alam ni Benny na kaya niya patayin yun. Again, for Echo naman, alam na rin nila na meron ng sustain angle ng mga heroes. And we have to commend Kurt TZ kung paano niya ibinibitaw dito ang kanyang Windblade and Windblow. Considering na talaga yung Bren Esports, yung nag-setup ng play earlier, it is all about them counter-initiating, using their skills, and even Yawi on the consistent box. Nandun eh. Nandun yung reset lagi ng Echo eh. Ito yung ano eh, parang dinagdaga ng enhanced attributes ng bawat isa. Tapos ito yung confidence na nakikita natin. Yeah. They're waiting na magkaka-item dito si Carl TZ. Medyo laging lamang dito nga ang movement ni Saksha with the 5-1-0. But it gives him also the confidence na nakakiling spree din to. So at point in time na pwede siya ma-flank down, merong konting regen if ever magkamali siya. Gusto ko na na-mention mo yung attribute sa OSX, no? Dahil yung attribute din ni Kurt ay talagang iba na. But Yawi will try to initiate the fight. Pero Flap, nandun sa matalikod. Gumigilid-gilid lang si Yawi na naman ang naiwan. Two instances na may dalawang heroes, may dalawang players na naiwan sa Bren Esports. Ngayon naman for Bren Esports ang kailangan. Sorry, Echo pala. Echo. My glove. Sino naiwan na naman? Si Trim. Oh no. Oh my. Nag-audition ng Echo. Nag-iisa-isa. Chantel in OSX. Yes. Nako, delikado to. From what we are seeing here, Echo's strength is mostly pag nag-initiate ang isang Veil from Kurt TZ. May pick-up na nangyari dito. Okay. Pag nag-initiate si Yawi and Veil. But then again,
tatlong instance na si Carl Tizzy napitas, si Yawi napitas, at ngayon naman si Trimar ang napitas. Actually, for that, Bren Esports kasi napakaganda lagi ng position ni Joy Boy. Imagine, yung kanyang Don't Run Wolf Gang, dalawa, tatlong kanyang tatamaan against Echo. Oo, so, nakakancel na agad yung possible na play. Kahit kanina, even Yawi, nagamit na yung Shun po, yes, pero nung dumating yung mga players dito ng Bren, automatic, hindi na agad nila natuloy yung gusto nilang gawin. And take note, even for Zaxa, ang dami niya ng mga items, pero hindi siyang Hunter Strike dito. Kaya, yung kanyang movement speed against Echo ay kitang-kita na kailangan lang ng timing. Ah! Hinuli pa! Oh, one more! Kamundikan pa dito, ladies and gentlemen, at Stream RTC. Buti na lang kami nag-survive job at Joy Boy. Talagang bringing the joy to the boys of Bren Esports. Dahil dito sa kanyang mga ultimates, yung mga hila niyang clutch, na nagigets ko yung binabanggit mo siya, Tede. Every time na aambang Echo, laging nakaabang si Joy Boy. O sige, ambang Ayawi, ambang Carl, hilain kita dyan eh. Ganon eh. Ang ginagawa dito ng Bren Esports is mostly kailangan nila makakuha ng isa. Isa or dalawa, pwedeng okay na. Nag-audition na sila kanina. Oo. And if they keep doing that, dito mag-fail kung paano mapu-pull off ng Echo kanilang strategy. Yeah, kasi tatlong beses natin nakita eh, hindi siya sa asim eh. It's more of nakaabang ang Bren. Ah, papasok to, mag-initiate ko. Ayan, maganyan. Parang ganito. Here we go. Yawi, nag-aanap naman si Sipa. Oh! Si Joy Boy ang unang target dito ni Cartesi. Nandito sa loob si Berry Cutie. Pero yung Lord ka rin na pumunta na punta kay Sasha. Si Flap ng Dawn with the Dragon Tail. Habang kami ni Balipan si Yawi. Dalawa na ngayon. Actually, isa lang namatay. That is Joy Boy. This is still Echo. Winning the team fight. Magkakahiwalay ang Bren Esports. Sa kanila napunta ang Lord. Pero Echo, the super team, mukhang iti-take advantage itong 20 seconds na to dahil mapipitasin pa nila. Pitas si Super Marco. Anong isa-isa? Anong audition? Bren, kayo naman! The knock of the season, nahirapan pumuesto ang Bren Esports dahil kay Curtizy. 603 on the Magic Warship, may burst, may control. Ang daming follow-up ng Echo. Tinanggal lang pala mga dash. The Airbender, Curtizy, ay nandito para iligtas ang Echo. Ooh, pinapakita na ngayon ng Super Team ang kanilang connection na taking that Lord against Bren. Imagine, kinailangan lang nilang humarap si Benny Cutie. Kinailangan lang nila bigyan ng space earlier si Yawi para makapag-zone out na isang player against Bren. And for that, nandun na, unti-unti na nilang kinukuha ang mga pwede nilang kuhanin against Bren yeah. on this game. And right now, Cartesi, hindi na siya basta-basta pumapasok during that moment. Yes, siya yung parang pinaka-kumuha ng atensyon against Bren, but at the same time, it was the perfect play for them para mawala sa attention or mawala sa focus ng Bren during that Lord take yeah. as to why sila ngayon ang pwede magdita ng ating laban. Dangerous pa rin yung damage ngayon ng Echo as Curtis is leading with the damage dealt 6-0-3. May burn damage pa because of the emblem. So, kapag ang nangyayari dito, Chantel in OSX na nagtatabi-tabi yung Bren, may mahuli tayong isa, yun yung shoot na wind-blow, wind-storm combo na ginagawa kanina pa ni Curtizy. If it works, isang tornado lang kailangan dito para madistract ang Bren Esports. If ever, they continue on this path, kailangan nilang makakuha ng magandang set or magandang hila. Pero, aray. Oh my! Oh, nakita mo yung pagkasunod-sunod. Ito lang, pakpakan! Pagkasunod-sunod tayo, parang fast break! Echo! Nakita mo yun! Parang Stockton to Malone, Dwayne Wade to LeBron! Parang Kobe to Shaq! Ang bibilis ng takbo! Kaka-dribble pa lang, pinasa yung shoot mo na! Parang naramdaman ko yung drum roll habang nakikita ko tumatakbo. Kung makikita natin yung sunod-sunod eh, Yawi, sunod-sunod na dashes eh! Wala! Grabe yun! Iba talaga! No, talaga super team yung mga ganito, pero ngayon medyo masigip ang eksena ngayon! At si Super Marco ang napakasong inside! Wow. Pero nawala ngayon si Flap! Godlike! Mula kay Kurt as Team Echo will finish off the second tower at magre-reset sila. Hindi pa rin ako makamove on dun sa fast break. Ang bilis eh. Sobrang bilis. Actually, kinailangan lang dito ng Echo. Sabi nila, nagamit nila na yung conceal while not diretsyo natin. Even for Bren, sinalubong nila yung play na gustong gawin ng Echo. But at the same time, it is the burst crowd control ng Echo na lumamang against Bren. Kasi for Bren, as much as possible,
gusto nila na poke muna. Yes. Poke yes. muna, tapos diretso AOE, damage for them. But hindi eh. Echo, sinalubog na nila. Oh, hinabol nila eh. Yes. Laban na to. Mahirap kung gagamitin lahat ng resources nila, wala silang magagamit kung nasa clash la. Yun nga. Nagiging maingat sila sa katagalaw. But Benny Cutie! Binabaksan ni Benny Cutie lahat dito. Asuras ay tumama na ko. Killing spree na. Si Flap is Flap is trying to save his allies. Si Pew yung nawala. That is a free lord for Carl Tizzy. Oh my G. The super team. Ang kupunan na pinag-uusapan after nung announcement nila ay nagpapakita ng gilas na. This is now Echo na nakuha na ni Benny Cutie at ni 3 Martizzy yung mga kailangan nilang items against Bren Esports. Imagine, meron ng dominance ice dito si Timar. Meron na rin siya mga defensive items kaya pwede na siyang pumasok against Bren. For every team fight, same goes with Benny. Even the damage for every demonic force. Knowing that Bren, kailangan nila na magandang paggamit. Skill-centric type of lineup. But Echo, wow. Eto na kanilang Lord. Malapit na. Malapit na OSX. Ang bilis talaga. 7-0-4 on Kurt. Minimension to na panel natin kanina na pwedeng siya yung maging center core of the team. Kaya ako nag-feel sa RG eh. Ang lakas eh. Balita ako. Tignan natin. Windstorm. The first is real. Mukhang ang dragon ay tatamaan talaga. Napagamit ng blowing blood. Dito si Super Marco trying to get to. Meron na ako. Carl Tizzy. Mabubuhay pa ba siya? Kaya niya pa pang normal. That is going to be Joy Boy na tatamaan ng flame shot. That's Carl Tizzy trying to go for the ultimate out. Habang nandito pa rin si Kurt. Flap Tizzy with the dragon tail. Mawala si Carl Tizzy ngayon. Finally, galit na si Flap. Si Flap gutom na. Flap! Finally, Bren! Kahit pa paano nanalo sa laban na yon. Pero hanggang saan? Hanggang saan ang kaya nila? This is a ticking time bomb for Bren Esports kung kailan papasok or kailan mag-explode ang Echo sa pinakita nilang lakas kung paano nakuha ang tatlong tori with also pick-offs. If I was Bren Esports right now, nararamdaman ko kung paano nila papasokin at paano makakapag-pick-off. Once they initiate, mag-initiate si Kurt, mag-initiate si Yowie, parang hirap makakuha kahit isa lang. Kaya ang ginagawa dito ng Bren, napakada defensa para sa kanila during that Lord. Nagkaroon na rin dito ng Oracle si Flap. That is because continuous din yung damage na pwede ibigay sa kanila na Echo. So magkakalitaw na ng mga immortality ngayon. Correct. Sa ating laban. Later, mas magiging makunat pa yung mga heroes for both of our teams. Yes. At ang ganda ng positioning ng Bren. Ang Echo ay paparating na rin. Uy! Sinamakunan ko. Wala. That's going to be the Kurt Easy. Finally, na-shutdown dito ng Bren Esports. Pero wala nang knock-up. Ang Echo kailangan nila mag-back. Ito na magsugot ng Bren Esports. Pero nasa bandang taas. Benny Cutie ang bagyo. Ako ang tunay na storm. Habang umagaywa. Si Timar Easy medyo makunat. Makuna ka na ang laban. This is Echo. Nauubusin pa ang Bren. Masyadong mabilis to. Takbo, Pew, takbo. Pew, habang may lupa. Wala nang lupa. Echo with the wipeout. And there you have it. The classic 3 Martizzy recall. The super team is here. Echo loud and making everybody proud. Ang expectations ibibigay para sa lahat. Woo, the communication of Echo talagang nag-shine sa laban na yon. And it was a very intense last fight even for Bren. Talaga nagkakasalubungan. Hinahuli na nila si Kurt nun eh. Yun yung main problem. Pero ang kunat na ni Dreamer, ang kunat na ni Benny, hinaharapan na lang nila yung apat. Lagi na lang biglang may sumasalubong sa kanila. Oh. And if I were Bren, it's somehow frustrating kasi nung time din na yon, sa pwesto na yon sila yung nauna. Yeah. Bigla na nag-conceal yung kanilang kalaban, tas eto na, nandito na tayo. Alam na nila. Actually, nung last team fight, alam na ng Bren, wala na si Kurt, lamang na dapat tayo dito. Pero, man, yung items, oracles, radiant armors, wala na. Even the brute force breastplate para hindi na parang ako hinihinga. Hinihinga ako sa Echo, ang bilis eh. Pero one thing na na-notice ko, if ever, gusto pa sana yung survive ni Bren, there are three heroes actually na pwede makapag-soak up ng damage. Pero wala, this is total burst veil. Na kung, kahit ako, naramdaman ko na ngayon, sabi ko,
Yung veil pick is a pick na kailangan talagang makakuha ng early on damage. Alam mo to girl, kasi ikaw, ano ka talaga, mage ka talaga, di ba? Sineminar din ako ni OSX. Sineminar ka rin ni OSX. So, OSX, parang, umaabot kasi sa point, si Kurt TZ at si Yawi, ang daming napipitas ni Kurt. Yeah. Oo. Kumbaga, kailangan lang nila na knock up. Tapos yung, iba yung pulso eh. I kind of feel like for Kurt TZ, more on na the pulso talaga yung bitaw niya ng mga skills during that game. Kaya din na naging effective for them. And noong una kasi, nagkakaroon ng crowd control, but at the same time, hindi na napansin na ganun nakasakit yung burst damage ni Kurt TZ during that game. So imagine, ang build niya is the Clock of Destiny, meron pa siyang Genius Wand, tas meron pa siyang Divine Glaive. So pagkapanggulat kasi yung combo dito ng isang veil, automatic, pagkabitaw niya ng mga skills na yon, halos wala ng buhay yung mga players ng Bren for every team fight. And also for Bren, if you look at the lineup, meron sila dito more on the sustain item, yes. Pero kasi yung kanilang heroes, gaya na nabanggit natin, it is skill dependent na kapag hindi na sila nakapasok ng tama, kailangan nilang mag-back away. And looking at the post-game stats as well, even for Benny Cutie, ang ganda ng mga binitaw niya or ang ganda ng mga items na na-build niya, Ice Queen 1 for the slow para siya na magiging front for the side of Echo for every team fight. And this is our post-game stats. Ang ating rich guy, we have Kurt TZ. Napakaganda ng kanyang naging rotation. Nabagit natin at Saksa, yes, went for his jungle, pero nagkaroon tayo ng mirror rotation for the side of Echo. Kumbaga naging kabisado niya na, even for the turrets, naging dire-diretso na around 15 minutes, 14 minutes for the side of Echo during that game. 9 versus 4. As to why yung stacks din dito ng Alice ay hindi na naging ganun ka-continuous for the side of Bren Esports. And look at the most damage dealt during that game for Bren Esports, that is a few difference. 82k for the Fovius, 49k para dito sa side ng Bren. Ibig sabihin, yung pinaka-damager ng Echo is a tanky hero as compared to Bren na more on the mage. So mahirap kumbaga para dito sa Bren na magbitaw kasi yung mga tanky heroes din nila, which is the Yuzhong and even the Alice, ay kailangan muna na magkaroon ng magandang positioning for every team fight. And even 3 Mart TZ, siya talagang sandbag during that game because of siya din talaga yung pinuntahan kanina ng Bren sa bottom lane. I think everyone in Echo really delivered. You have Benny Cutie na silently tinatanki lahat kasi you have 2 tank heroes for Echo and you have that burst damage from the back. Simple lang eh. Sinimplihan lang nila yung ML eh. Ayan, kagaya niya. Ayan, kagaya niya, no? Wow. Yun yung sinasabi natin na instant burst for Echo during that game. And even yung mga bigla ang sipa ni Yawi, may bitaw, yes, ng payong dito si Yawi, but at the same time, saktong-sakto kasi yung counter initiation. And this was the Lord take for Echo. Si Benny Cutie, zinone out niya si Joy Boy para walang crowd control for the side of Bren Esports. At diniretso pa nila para si Pa and si Flap. Kaya yung movement ng Bren, kailangan na nilang umalis. Ito na yung drum roll. Ayan, yun yung mabilis eh. Ito yun. The drum roll play. Break of Joy Boy. Hindi in-expect ni Joy Boy. Grabe, ang bibilis. At saka, eto man, this specific play kay Benny Cutie, I think isa to sa mga nag-save sa Echo dahil nakuha nila yung Lord eh. Binax out niya yung buong brand dito. Yeah, and kanina kasi, alam nila pwede silang makuha doon and the only way na sama-sama yung Echo is within the vicinity of a Fovius, doon pa sila mas lang lalakas. Yeah. Ang daming nabibigay na entrance actually ni Kurt TZ or si Vale na lahat ng mga setter nila pwede lang, oy, ito na, kunin mo na. Oo. Ganun lang kabilis. At so actually, nung last team fight na yon nakita natin, or actually, during that replay, for Echo, nahuli na ng side ng Bren Esports si Kurt TZ, pero meron pang flicker. Tapos yung flicker niya, dun sa may pader, and ito na naman, pagka-conceal ng side ng Echo, dire-direcho, tapos ang na-zone out nila, si Saksa pa. Yeah. I think this was the last play. Look at Benny Cutie and 3 Mart TZ ngayon. Wala siya, wapakil siyo. Ang kunat eh. Ang kukunat nung dalawa eh. One thing to mention, no? Hindi pa, kung nag-Fovius, kinuha ba nila yung pan-counter kay Fovius, which is an Esmeralda. So, lahat ng pwede mong maisip, kinuha na lahat ng Echo. There you go. At ang daming dashes ng Bren. Oo. So, definitely, hindi sila makakaalis basta-basta.
kay Benny Cutie. Ah, galing. Yung TP, ito na. I sense na ang ginawa ng Echo dito was just simple. Ano yung mga favorite nating heroes? Saan tayo comfortable? Burst damage? Takutin natin sila. Ganun lang ang ginawa nila for me. At saka, ganda din nung talaga naging draft nila kasi kumuha sila ng mga tanky heroes but at the same time, ito yung mga klase ng heroes na meron din damage pagdating sa late game. Yeah. Kaya ang magiging movement lang ng kalaban nila is pa-atras din. Hirap dun. Ayoko na ganang kalaban. Esmeralda, and you have the Phobius. Wow, this is just game number one. That was intense. This is just game number one, guys. Syempre, nais muna natin pasalamatan ng ating official sponsor, ang Samsung Snapdragon 778G 5G processor. The Samsung Galaxy 852S 5G is not just fast because of its 5G connectivity. It's also fast because of its improved processor. The Qualcomm Snapdragon 778G 5G, apart from the processor, the Samsung Galaxy A52s 5G gives a way better gaming experience with its AI-based game booster. Game booster allows you to have maximized gaming experience by leading your usage patterns to optimize battery, temperature, and memory. Kaya naman, maraming salamat sa Samsung. Grabe naman yung chipset na yun. All in one. Ayan. There you go. Siyempre, this tournament is under the regulation and the supervision din ng Games and Amusement Board. So right now, guys, we're going to game number two. Any adjustments that you think for Bren? I think Bren was on a roll. They have a plan here to get all the crowd controls. But man, Echo played it na ano lang eh. Batak gaming lang eh. Para sa akin eh. Plain and simple ML, straight to the point. Ganun lang talaga. Wala na silang dapat baguhin. And for Echo, kung saan sila comfortable. Actually, I was seeing the chemistry actually worked with Echo. Meron kanina. Meron talaga. Ramdam eh. Kasi, and, yeah. Kasi yung mga play nila na biglang papasok, doon natin nakita eh, yung connection nila ang sa isa't isa. Ang tapang. Sobrang tapang. Sabi, liga na, dito na tayo eh. Parang ganun yung nangyari dun eh. Ito mo. Kakadating lang na isa't na, conceal na. Na, bilis. Kaya nga, naalala ko talaga yung mga alley-oop ng Miami Heat nung sa basketball eh. Yung nabuo yun eh, parang wala ka nang iba makikita dito kundi alley-oop. Ganun din yung nakikita natin sa Echo eh. Highlight plays after highlight plays. Biruin mo ah, early game pa lang. Meron agad eh. Meron eh. Yung surprise play sa mid. There you go. And syempre, our MVP, Kurt Tazy, nabale. 814 KDA for Kurt Tazy on that game. At pinabagit natin kanina, actually for Kurt Tazy, it's not really about the damage na binigay ng kanyang hero. Very tricky kasi gamitin yung avail.